Isang mapagpalang araw mga katots. Heto na naman tayo para sa panibagong video at karagdagang kaalaman na ating matututunan. At sa pagkakataong ito, boiler naman ang ating pag-uusapan at ating pag-aaralan. At sa unang lesson ng video ito, ang ating tatalakayin ay ang boiler feed water. At kung interesado ka katots, halika, samahan mo ako para panoorin ng video ito. Ang basic principle ng isang boiler mga katots ay ang pagpapakulo ng tubig sa pamamagitan ng isang burner na kung saan nakakapag-produce ng steam. At habang nag-evaporate ang tubig, bumababa rin ang level nito. At sa pagkakataong ito, kailangan natin maglagay ng karagdagan tubig upang mapanatili ang normal na level nito. Napakasensitibo at mahalagang bagay ang tubig para sa boiler mga katots. Kapag tumaas ang steam demand, maraming tubig din ang kailangan. At dito na nga pumapasok ang ating boiler control system kung saan pinapanatili nito ang tubig ng ating boiler sa pagitan ng upper level at lower level limit. Dahil kapag bumaba ang level ng tubig nito, malaki ang tsansa na mag-overheat ang ating boiler mga katots. At kapag sobra naman ang tubig mga katots, malaki ang tsansa nito na hindi makapag-produce ng magandang klase ng steam. Kaya naman napakahalaga na magkaroon ng accurate boiler water control system mga katots. Dahil ito ang mag-maintain ng normal water level sa ating boiler. Para lang sa ganon, magkaroon tayo ng ligtas na operasyon ng ating boiler at makapag-produce tayo ng good quality steam. Ito ay isang industrial type boiler mga katots. At sa pagkakataong ito, ipapakita natin at ipapaliwanag natin ang proseso ng boiler feed water. Ang boiler daw mga katots ay ang device na nag-generate ng steam kung saan ginagamit para makapag-generate ng power at minsan naman ginagamit para sa heating purpose. Ang boiler na ito mga katots ay natin sa dalawang parte, ang furnished at ang boiler flapper o ang boiler water drum. Sa pagkakataong ito mga katots, i-assume na lang natin na meron tayong burner na ginagamit na heating medium. At kung nakasubscribe at nakapalo ka sa page at channel ko, napakaswerte mo dahil ang susunod na video yung gagawin ko ay tungkol sa iba't ibang klaseng burner. Pero sa ngayon, dito na lang muna tayo mag-focus mga katots. At ang boiler flapper ay ang device na nagko-convert ng tubig para maging steam sa pamamagitan ng init ng furnace. At ang boiler steam na ito ay ginagamit sa pag-generate ng energy at kung minsan naman, ginagamit natin sa barko na pang-heating ng ating mga tangke. At ang pumapasok na tubig sa boiler ay ang tinatawag na boiler feed water. At ang mga makabagong boiler daw mga katots ay nangangailangan ng high quality water to operate efficiently. At dahil dyan mga katots, hindi basta-basta tubig lang ang kailangan natin sa ating boiler. Dahil ang mga tubig na yan minsan ay nagkakaroon ng mga impurities na hindi maganda sa ating boiler. At dahil dyan mga katots, kailangan natin na ang tubig na ipapasok natin sa ating boiler ay pre-treated. Kaya naman sa madaling sabi mga katots, ang boiler feed water ay ang specially conditioned water na ipinapasok natin sa ating boiler nang sa ganon ay maka-create tayo ng good quality steam. Sa diagram na ito, ang steam na na-produce sa boiler na dadaan sa condenser at magiging condensed water. At paglabas nito sa condenser ay tatawagin itong return water. At papasok ito ulit sa ating boiler. At dahil konti na lang ang bumalik na tubig, kailangan nating mag-supply ng karagdagan tubig at tinatawag natin itong make-up water. Kaya naman mga katots, ang boiler feed water ay ang kombinasyon ng return water at make-up water na papasok sa ating boiler na tinatawag nating boiler feed water.
At may mga pagkakataon din na hindi maiiwasan na nagkakaroon ng impurities ang ating boiler feed water. At habang nag-ooperate ang ating boiler, mga katots, hindi natin maiiwasan na mamuo ang mga impurities na to at magsettle sa ilalim ng boiler. Minsan, ang tawag ng iba rito, scale formation o skilling. At ang resulta ay nagkakaroon tayo ng accumulation ng impurities sa ilalim ng ating boiler drum. At ang mga impurities na to, mga katots, ay pwede nating tanggalin sa pamamagitan ng pag-drain ng ating boiler drum, o mas kilala sa tawag na blowdown operation. Mahalaga na napapanatili natin na walang build-up ng impurities sa ilalim ng ating boiler drum, mga katots. Dahil kapag makapal na ang impurities build-up sa ilalim ng ating boiler drum, naapektuhan nito ang pagpapakulo ng ating tubig. Poor heat transfer ang tawag doon, at nare-reduce nito ang efficiency ng ating boiler, kaya hindi tayo makapag-produce ng mas maraming steam. At pwede rin itong maging dahilan ng pagkasira ng ating boiler. Kaya naman, para maiwasan natin na mangyari ito, kailangang mapanatili natin na properly treated ang ating boiler feed water, internal at external. At ito ang kailangang specification ng ating boiler feed water. Kailangan ang hardness nito ay below 0.2 parts per million. At ang caustic alkalinity naman ay 0.15 ppm to 0.45 ppm. At ang soda alkalinity naman ay 0.45 ppm to 1 ppm. At kailangan wala itong turbidity and sediments. At dapat wala ring organic matter, oil at grease. At nang sa ganon ay maiwasan natin ang tinatawag na foaming. At yan, mga katots, ang proseso ng ating boiler feed water pump. Maraming salamat sa inyong lahat at salamat sa pananood. At ang lesson 2 ng ating boiler topic, mga katots, ay ang burner. At kung gusto mo maging update sa video na gagawin ko, just follow my page and subscribe to my YouTube channel. Hanggang sa muli, maraming salamat sa pananood. Ingat! Adios. I got broads in Atlanta, just to lean the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the family.